So, ayun, we're back para sa ating game 2 ng Endgame China versus Season 3 na qualifiers ba to? Oh, qualifiers to eh, para sa yung online finals. This is Arc Gaming versus Yoshimoto Detonator Dota 2. Yun, naka 1-0 na ang Yoshimoto Detonator natin. Sila ang nanalo ng game 1 kanina. Easy pero, game pa, easy game. Easy game lang, lalo sa Slark nga. So, ayun nga, ako ang caster nyo na si G, at kasama ko si... Ako naman si Seiya, at tingnan natin kung makakabawi ito sa ating Detonator at versus Arc. Kung makakabawi ba ang Arc? Tala natin, ano? Ha? Nandito sa akin yung tunog. Ay, yung ano, hindi ko na-off, hindi ko natanggal. Ayan, sorry. So, yun nga, tinan natin kung makabawi yung, ano, yung Arc natin sa Detonator natin or kukunin na ng Detonator na 2-0 win to. So, ayun, nagbaban yung Detonator lagi ng ano natin, ah, ng Huskar. Same, parang same bans rin yung Arc, pero yung Arc natin, nag-respect ban na ng Outworld Devourer. Tapos, binan na rin yung, ano, Tuskar. Medyo pahirap. Tapos, Pugna, ganun pa din naman. Binan ng Detonator kanina yon. Ayaw, binan na rin nila OD. Dahil sa kanina, sa mid lane, medyo nagka-problema. Kaya nakaban na rin ang ating OD. Anti-mage ban, Detonator, Tiny, Grimstroke. Meanwhile sa Arc naman natin, Lion? Leech. Oh, open po pala yung Leech Grimstroke. Leech Grimstroke combo. Shoutout sa'yo, Bernard Reyes. O yun, Leech Grimstroke combo. Sobrang sakit sa ulo niyan. Siyempre, yung Soulbind, Chainfrost, Sinister's Gaze. Oh, alam nyo, nakasunod nun. Pag na Soulbind, Chainfrost, dalawa lalabas. Yung ano talaga, pa, yung Arc, ganun pa rin yung pick nila. Oh, Dazzler Spirit pa rin. At Dazzle. Tiny naman, kinuha ng Detonator kanina. Oh. Arc yung kumuha ng Tiny. Ngayon, nagpalitan naman. Pinerspeak ng Detonator ang Tiny. Shoutout na rin sa'yo, no. Marion Predraheta. Shoutout sa inyo lahat, mga kaibigan. Ano nga yun, makulimlim. Pero ba't init pa rin? Lakas electric. Sino panalo game 1? Panalo game 1, Detonator. 20 Yappy. Minutes game. Yappy, sinaglit lang. So, Arc. Okay, kumuha sila Darkseer. Arc. Darkseer, Earth Spirit. Malakas naman yung combo niyan, of course. Pero, madali sila counter sa lane. I see Detonator picking heroes like Juggernaut. Slark again. Maganda na naman Slark game na naman to. Pero, mas gusto ko si Juggernaut sa game na to kasi syempre hindi sila mape-pressure si Juggernaut ng ano ng Darkseer Earth Spirit dahil nga may healing ward. Tapos maganda pa si Juggernaut na may kasamang Leech. Maganda rin si Juggernaut na kasama si ano, Grimstroke ha. Kasi grabe pahirap din mangyayari dyan sa Earth Spirit natin at Darkseer sa mag kung ano magiging carry kaya dapat tama yung sinabi mong Juggernaut na lang ang ipipick nila para di sila para di mahirapan ang post 1 ng ating Detonator. Oh, good si Juggernaut, good si pero good si naman yung Life Stealer, pero si Life Stealer medyo wala siya sa meta eh. Ganun yung mga heroes na pinipick na for Darkseer Earth Spirit na laning. Tingnan na lang natin kung ano magiging decision nila. Shout out po kay Princess na mahal na mahal. Juggernaut ni Edsel, yon. Kasi Juggernaut sa healing ward. Grabe predict mo, kabisado mapick. Magda-drop ko sa iyo ako sa amin dati. Well, ayun, mga pro teams din dati sali ako. Juggernaut. Shoutout po kay Princess na mahal ni Edsel, sabi ni Bernard Reyes. Shoutout na rin kay John Emerson. Uy, bye buddy. 10 seconds remaining. Ayan. Slardar nakaban sa kanila. Slark. Troll. Tingin mo, good idea ba yan? Troll. Warlord. Ewan ko. Sa Iron Shell. Ayun lang kasi parang maganda dyan. Ibibigay na Iron Shell yung troll. Para tuloy-tuloy yung bakbak. Ang ating okay lang troll. Naman si Troll para kay Jug eh. Kasi kung papaglabanin mo yung dalawa actually, kung si Troll Jug, labanin mo 1v1, oh, of course, mananalo si Troll. Troll. Pero hindi ko, yung sa Omnislash ngayon, hindi ko alam yung ano niya eh. Baka kung tatamaan ba siya ng Whirling Access, tas mag-Omnislash, kung mag-miss ba. Hindi ko sigurado kung mag-miss mangyayari doon. Yun. Not sure. Shout out kay Rapid J. L. Yun. Shout out rin sa'yo, John Del Oinal. Yun, pa-shout out. Yoshimoto Detonator ban. So, hinihintay natin ang last control pick ng ating Detonator. Control hero, mid lane na lang, kulang ng Arc. Mid lane. Control hero, ibaba ng Yoshimoto Detonator. Sa side naman ng Detonator. Yun, off lane niya. Nila? Heroes like Kunkka. I see bans like Kunkka, Buck. Those kinds kasi maganda sila. Kukulangin sa skills pa tong Arc. Yes, they have the late game right click na, which is the troll. So, control na lang. Kulang nila.
Isa pa rin, isa lang Palos yung stand nila. Yes, I see Kuka. Kuka pack. Ayan, yeah, so yun, binana ng Yoshimoto Detonator yung Kuka natin. Which maganda kasi si Kuka, of course, yung vacuum wall into the turret, into the ghost ship. Pang ilang game na to? This is the second game. Second game. Yes, yes, yes. Shoutout to sa mga nakikinig katulad ni Prince Rons. Tulad ko, yun. Arliano. Shoutout sa inyo, mga tropa. Meliodas. Meliodas. Ah, nakalaro mo na si ba? Si Meliodas yan, si Meliodas. Aim high with STI. STI, STI din to. STIers din ako. Pero isang taon ako kaming STIers. Ako yung mga tipo ng tao na kinaya ng Dota. Iyan. Si S-Ben siguro ipipik ng dito. Oh, siguro nga S-Ben pipik ng detonator. Magaling mang... Ay, ito, ito si Sunshine. Ito, pala yung predicto. Magaling mag-predicto. Alam advance ko yan mag-isip. Advance mag-isip yan, si Sunshine. Yung shoutout na kay Sunshine and Borja. Ayun. S-Ben daw sa dito. Grabe ah. Offlane na S-Ben. Kulang nga nila offlaner eh. Offlane S-Ben. Oh, grabe. May S-Ben nga eh. Good, actually, good si S-Ben kasama si Grimstroke. Dalawa tatamaan stun. So, ay, may nag-send ng stars. Oh, thank you sa 100 stars, Aaron. Aaron Petra Santa. Baka mag-mips? Aaron. So, Art, Team Art, they got a Nature's Prophet. So, sa detonator natin, tingnan natin kung tama ba talaga yung ano prediction ni Sunshine Borja. Ayan. Tingnan natin si Shine. Pero feeling ko tama yan. Lagi 100% prediction niya si Sunshine. Eh. Sa detonator. Sure ball yan, sure ball. Bakit kaya? Magaling mag-predict nito ni Shine. Nasa sa, ano, walang scam yan. Walang scam yan, Sunshine. Pa-shoutout ang boss sa girlfriend ko, Yara Rodriguez, nanonood siya. Shoutout kay Yara Rodriguez, sabi ni John Paul. Hi, Shine. Ayun, si RG. Si, ano, Squid. Neon, NP. Wala, hindi po Lina to Neon. Siguro. Kaso may mid na, kompleto na sila. Esports. Pero pwedeng i-offlane yan. Tiny. Oh, pero malamang sa mid yan. Pero naniniwala talaga ako sa S-Ben ni ano eh. Sabi ayun, na. Tama talaga. Talaga. Kailangan ng konting palakpak para kay Shine. Ang ganda mag-predict talaga. On point na on point. Grabe. S-Ben, ayun o. Oh. Easy so predict. Ayun o. Oh. Shout out. Wag ba shout out kay Wang. Na sobra ingay daw doon. Sabi ni Sunshine Bora. Yun. Shout out daw sa Team Puhunan. Yan, sabi ni Jandel Oynal. Yan. Shoutout din kay Sunshine, sabi ni Rafi JL. Nakakuha pa agad ng ano ah. Nakadawit ka agad dito ng mga sa mga viewers namin ah. Tinker, well, wala, ito na pick na eh. So, then again, this is the game 2 sa ating end game, China versus C Season 3. This is our gaming versus Yoshimoto Detonator, which Yoshimoto Detonator leads the game 1-0. Sana manalo naman tong arc. Wala pa silang panalo talaga. Kahit, pero siyempre, detonator tayo dyan. Pinoy pride tayo. Pero sana, mabigyan naman ng pagkakataong manalo tong arc. Wala. Pinoy detonator talaga, Pinoy. Detonator. Pinoy tayo, Pinoy. Pinoy number one. Detonator number one. Detonator tayo dito. Detonator tayo dito. Shoutout to sa aso ko, birthday niya ngayon. Paano ko siya shoutout yan? Ow, ow, ow. Ow. Meow. Whoop, whoop, whoop. Meow, meow, meow. So, yun. Shoutout tari kay Dave Hero Yap Miyata. Shoutout sa'yo, tropa. Waitings tayo dito. Shoutout kay Shine. Papredict ko kung siya na ba hinahanap ko. Yun, oh. Uy, wag naman. Wala. Wala daw. Advance kasi yung video streaming ng game sa Twitch. Kaya na-predict. Ah, ganun ba? May okay, scam. Okay. Tewa natin. Sige, sabi niya yun eh. Sabi niya. So, let's just go with that. Sam H. Bimbo. Yes, si Bimbo po itong Raging Potato plus yun ito si Sam H. Yung natin TNC. Na-game na to. Game 2. Pakbakan sa umaga ng detonator laban sa ARK. Red, red, red.
middle tower is under attack. First. Nagkamali pa ng pin. Sa sobrang bilis mo, sa sobrang first mo, napin ka yung comment mo. Pero ayun, we're back. Nagkaroon tayo ng konting technical difficulties. Nagkaroon tayo ng konting technical difficulties. Kaya ayun, we're back again sa ating Yoshimoto Detonator Dota 2 versus 5-3. 5-3 na ang stand, ang ano nila. Yes. Score. 5-3 na. So ayun, 3-0 na si Raging Potato. At mga nangunguna sa ating network. Napakalayo na network. Pre-farm ang ating Juggernaut. 1,000 gold lead sa side ng Detonator. 5 minutes of the game. Yun. So, ano kaya, paano kaya gagawin ng Arc Gaming dito para manalo? Tingin ko yung mid-game nito sobrang importante para sa Arc Gaming. They need to get items na makakatulong sa kanila sa teamfight. Mag-battle fury pa kaya itong troll natin. Din. Malabong mag-battle fury na to. You will get siguro raid bans then Vlads. Pang suporta na lang at saka bakbakan agad. Isiin mo si Toperpre pero yun lang sa pagtanggap na lang naman yan, Eman eh. Pero... So here comes the poison touch, here comes the rolling boulder coming from our earth spirit which will flat hit but ito with the boulder smash Pinos, with the rising storm from our dazzle mamamatay kaya tiny natin dito. They are trying to dive the tiny pero poison touch, one more hit. Oh my god, na-reset pa yung poison touch, one more hit. Mamamatay tiny natin, it seems like mamamatay ba tiny natin with the poison touch. At mukhang kukulangin yung damage thanks to the tangos. Pero shield, ito, sa shield nang din. Kula. Pero here comes the avalanche coming from our tiny. Pero kukulangin siya ng mana para sa kanyang Ritos. Frost Blast, abutin pa din si... Ah, hindi na. With the rolling boulder to save his life. Tumatalab din ata yung shield dun. Sa poison touch. May deduction yun. Damage hindi. Deduction. Hindi, ang ano yung for right click damage lang yun eh. Not for magic. Not for magic yun. For right click damage lang, physical stuff, ganun stuff, shit. So, kung mapapansin natin, that's 4 raid bans para sa ating troll. Sven going for face boots. Tiny Tony boots bottle. Wala pa naman, face boots on our juggernaut. Darkseer going for a soul ring and bought a bottle. Kabottle na siya. Wala na, Keen. Keen Gaming meron pa ba? Silipin ko nga. Alam ko, ay, saan yun? Sa Bucaras yung Keen Gaming natin. Pero sa top lane natin, namatay pala ang troll natin doon with the help of ng ating Sven and Lich. May war cry. Rin pala doon, tropa. Pero ito, with the rotation coming from our Dazzle, may magagawa siya dito pero wala siyang boots, tropa. Sobrang hirap ng Dazzle natin dito. Here comes the rolling boulder coming from our Earth Spirit with the poison touch and the heal. At mukhang delikado buhay ni Samish dito. And with the... few more relic damage will fall down to the poison touch and the relic from coming from our NP. Pero nandito na rin ang dazzle natin na naka-NV and a surge. May abutan pa ba siya dito? May rolling boulder pa to. Here comes the rolling boulder. That would not hit RR. Pero ito with the counterplay coming from the Yoshimoto detonator. Here comes the juggernaut. And the silence siya ng ating earth spirit. But here comes the blade fury and the slows coming from our leech. At delikado na rin buhay yung darkseer dito. And with a little bit more of right click, mamamatay ang ating darkseer. Masyado silang ano dun, nasobrahan sa dive dun. Base na ng kalaban yun. But umulit sir, nagkaroon tayo ng konting technical difficulties. Konti lang, pero ito ang juggernaut natin with the rotation. Mukhang may Omnislash siya, pero hindi. Meron siyang Omnislash, pero alam niya hindi niya kaya patayin to eh. Abot na rate ban, tropa. Laki-laki HP niya, pati armor. Takbo-takbo tayo dyan. So, your Raging Potato is going for a Battle Fury. Yung... at 8 kills na kill ng ating detonator at sa side naman ng arc 5 kills 1,000 gold lang naman ang diferensya sa magkabilang grupo. Pero so, mapapansin mo lagi magkasama tong dazzle tsaka earth spirit. Good combo rin naman kasi yan kasi mas low stuns. Ayun, tinos na. Pero here comes the toss coming from our tiny that will hit onto our dazzle plus the sinister's gaze when the avalanche and the frost armor seems like dazzle will fall down but here comes the pero yun, si Raging Healing Potato. Ano, dominating na si Raging Potato. With the kill sa top lane natin with the help of the S-Ben. Hindi pa rin siya nakagamit ng Omnislash. Technical foul! Technical! Yes, nagkaroon po tayo ng konting technical foul kanina. Hindi
Hihintay niyan yung tamang pagkakataon para sa kanyang Omni Slash. Di pa natin nakikita ang gamitin. Mababasag nila ka, ang top lane. Tier 1 para sa side ng Detonator. Pero si RR dito, mukhang delikado na. Sila unang makakapush. Naabangan siya. Ruling boulder coming from Earth Spirit. Facebook natin on to anyone, pero walang tipis RR dito. Pero naramdaman. Ayun na, may Omni Slash. Makakita na kaya tayo ng Omni Slash dyan. Ewan natin, but may soulbind siya. So, eto, here comes the Omni Slash coming from our Juggernaut, pero kukulayan sa damage. The soulbind, the Inkswell that would hit onto two heroes. Here comes the Rangnick coming from our Juggernaut. Plus, the Stroke of Fate will get the enemy's life. At mukhang delikado, buhay ng Darkseer natin dito. May grave ba? Walang grave. At eto, yung Earth Spirit natin. Here comes the Ruling Boulder and the Boulder Smash that would hit onto two people. At mukhang delikado nun si Raging Potato, and that's two heroes going down for the side. Natin detonate, here comes the Avalanche coming from Ben-Hur. That would hit onto three heroes, pero okay lang, Earth Spirit but the toast! At mukhang inabot ang ating Earth Spirit nun. Nandito na rin si SNKR para tumulong. Si Ben-Hur, delikado? Hindi, mapakunat ni Ben-Hur. Ang ganda nung bigayan nila, paano sila, parang back-upan ng back-upan sila. May kilala ba kayong Wakalves dyan sa Pacific? Wala. But, okay, so hindi abuti ng Avalanche ang ating Nature's Prophet. Nature's Problem. 13 kills na. Naban sa 8 kills ng ARK. So, Raging Potato closing in to his Battle Fury. Meanwhile, Counting Ben-Hur pa. Still going for his face boots, pero I don't know. Baka so he bought the face boots na. $2,000 gold lead. Mataas na ng 1,000. Ang lamang. Ito, dumidikit na yung ano natin kanina. Yung troll natin. Sa Juggernaut kanina, medyo malaki-laki ang lamang ng ating so, Juggernaut. So, Battle Fury as well. At dikit-dikit na. Battle Fury na rin ang bibuild niya. Shoutout sa'yo, Papi Chulo, pero yan, i-spam niya yung summit yung kanyang God Strength pang farm. So, Sven going for Vladimir's. Meanwhile, Dark Side natin. Darkseer going for Dominator. Ayan. Pero ito, nagro-rotate naman sa top nila lane. Tong... Here comes the Ruling Boulder. Pero walang tataman. But here comes the Magnetize onto our Sven. Pero mabilis ang spin natin with the help of the face boots and the Warcry, but here comes the boulder smash that would hit onto Resben and seems like that would get his life. Pero yung dazzle natin, namatay na rin sa middle lane. Ang ganda nung combo nung Darkseer at saka Earth Spirit natin. Yappy, but here comes the two-man smoke. Grabe, coming from DPS. The side and Detonator. Si Fly solo at si RR, pero para makikita siya dito nila ng ating NP, but nakikita na si NP dito. Here comes the Soulbind and the Inkswell that would hit onto our NP and the Frost Armor Stroke of Fate at mukhang aabot na si NP dito. Sinister's Gay, sinigop. Pero nandito Earth Spirit natin to help. Pero yun, Golder Smash that would hit onto Fly Solo. Pero mukhang maling-mali yung pwesto kung pupuntahan mo. Pero meron pa siya Rolling Boulder dito, tropa. Aabutan niya kaya dito. Here comes the Rolling Boulder. That would not hit onto N1. Pero mukhang malalim ka dito, ha. Here comes Stroke of Fate. Dito, tama. Ang nagkakamali ng akit si Fly Solo dun, ha. Base ng kalaban, paakit siya dun. Pero mukhang boom line spot lang naman siya dun. So, pangyayari na yun. Hindi namin kilala yung Wakalbs na. Wakalbs. Yamon siya. Yamon na siya sa buhay niya. So, our Dazzle is going for a Necro instead of a Metal. Kasi kadalasan Dazzle mid ngayon, bibili mo na ng Metal before the Necro. Nauna na sa network yung ating troll. Ano? Para sa Juggernaut. Oh napakabilis. God, sobrang bilis na nakapag-farm agad dyan ng ganun lang. May magic ang troll natin. Well, mabilis naman talaga kasi mag-farm si troll dahil dito sa ating apat fair na war. Rate band. Berserker's Rage. 900 na. 800 ang lamang sa net worth. Oh yeah. So he's closing into his Battle Fury. Malapit-lapit na Battle Fury ng ating troll. Sino nanalo kanina, sir? Nanalo kanina, sir? Ano? Sige, lagyan natin kaunti music pa. Detonator yung nanalo kanina sa game 1. 20 minutes game. Detonator. Pero ito mukhang tatagal ang laban dito. Tawa natin. Natin. Parehas silang pa-Fury. Parehas carry ng both team. Pero nagbabalak eh, mag-battle Fury. Nagbabalak ng Tiny at ng Lich si ating troll dito. Pero meron silang shrine. Mukhang delikado. Buhay ni Fly Solo dito. Here comes the rotation coming from our Darkseer. But surely Neon Fly Solo will fall down here. Neon Fly Solo yung pangalan niya eh. Pero he's na-stuck from Detonator. Na-stuck pa yung ano, Ancient. More farm para sa ating Tumabor troll. Pa. Payaman! Payaman na troll natin. Pero sa middle lane naman, here comes the Avalanche coming from Henry and the Silence coming from RR. Pero nandito, Earth Spirit natin nagmamadali. But here comes the Soulbind coming from our Grimstroke and the Stroke of Fate that would hit onto two heroes plus the stun coming from RSB and the God Strength. Mukhang delikado na buhay na ating Earth Spirit dito, pero ang kunot niya!
Well, comes the vacuum ball that would hit onto two heroes. And the rolling boulder that would hit onto Ben-Hur. And Ben-Hur will fall down here. The stun come from much damage. At mukhang dumamatay ng damage matapang dito. Mukhang ito na nga oras ng ating Arc Gaming. At mukhang daday pa ba nila dito. To, at mukhang delikado buhay ni NB dito. Pero meron pa siyang magic wand. But here comes the rotation coming from Raging Potato. He still has his Omnislash, pero dito with the Inkswell. Mukhang mamamatay dito ang kanyang Dazzle. He overstayed his welcome, pero mamamatay na rin dito si RRR. Salamat sa 100 stars, Ferris Cruz. Ayun yung inihintay ng Arc na Clash para sa kanila yung laban na yun. Napunta na sa kanila yung 1K gold lead. Oh, kasi ito yung sinasabi ko kanina, which yung mid game nga nila, dito nila kailangan manalo na manalo. Kasi dito yung spike ng hero nila. So, kaya ito, apat na Bracer. Kaya pala muna si Tropa, meron siyang 6, 12, 18, 24% magic resistance. Napakunat. Yes, ni lifestyle. Kaya pala, kanya-kanyang lifestyle lang. Grabe, Bracer. Kala ko kanina mamatay siya agad eh. Apat pala Bracer niya. Handa pala sa suntukan. Maganda bakbakan ng ating parehas carry. Ganda rin ang ikot niya na dun, Juggernaut. Kaso wala siyang na-target dun. Oh, pero here comes the battle fear up para sa ating Juggernaut. As long sa troll natin. Meron na rin. Meron na rin Battle Fury. Ayun na. Ako, makikita pa ang troll. Mamatay ang ating troll yata dito, pero nakabattle siya dito ha. And with a toss coming from our Tyree, seems like mamatay na lang troll natin na ganun-ganun lamang. Pero si Raging Potato namatay pala dun ha. Inabot na ating Earth Spirit. And here comes the Chain Frost coming from our list that would hit onto the Necros only. And want it sa ating Dazzle. Pero here comes the Rolling Boulder once again. Pero here comes the stun coming from our Sven. Pero mukhang maling-mali yan kasi napahurot yan. Delikado buhay na ating Lich dito, napapaligiran na. Here comes the Stroke of Fate that would help slow the enemies. Rolling Boulder to stun Slam H. And here comes the Vacuum and the stun coming from our center. And that would take the Sven's life away. 3-1. Napatay nila ang troll at pinakinuha naman. Pa dito ang side ng Arc Gaming. Pero nakita na lang tayo. Here comes the Avalanche Toss coming from our Tiny. At mapapatay ni Ben dun ang ating Nature's Prophet. Maganda, meron pa siyang NB pa pala na pulot. 2K gold lead na. 18 kills at 17 kills na. Dikit na dikit ang laban. Yes, yes, yes. 2K gold lead na po dito sa Arc. Baka pabawi na sila. Si Patatas doon. Nagulat ako, namatay siya sa middle lane. Pabawi na sila, pabawi. Doon galing yung mga ano, backup ng Arc kasi nagbabakbakan sila doon sa ano. Sa restream na to. Tapos nagbakbakan sa top lane. Doon sa may jungle. Medyo may pag-farm muna sila dito. And Dazzle natin, he has a Necro 1 for farming and he's going for a Greaves. So, ayun, kadalasan makikita nyo. Ay, nag-blast din pala siya. So, kadalasan naman, Dazzle, Arc Warden ngayon, kung mapapatanong nyo kung bakit sila nag-Necro, it's for, yun, tutulungan pang farm. Instead of a Midas Prayer, here comes our Earth Spirit sa top lane with a Rolling Boulder that would hit onto nobody. Meron siya, isa na lang bato, pero wala siyang pansipa. Wala siyang ano, boulder smash, pero meron pa siya ikot ah. Ito yun, inabot pa si RR doon at mukhang mamatay na si RR dito. Kung mapapansin nyo, nakakapula din si Raging Patatas ah. Malapit-lapit na siya sa ating parehas troll. Parehas 18 kills na. 18 minutes of the game. Tag-iisa sila, tag-iisang kill per minute. Nangyayari dyan. Eto, Roshan ba sila? Tatry na lang mag-Roshan. Okay. Pero nakita, di yata. Sinisignal ng orange si troll yun. Mukhang sasalubungan na. Mga contest pa ba ng side ng detonator tong Roshan natin? I don't think so kasi si Raging Potato nasa bottom lane. He's just pushing the tower. So possibly bigay na lang nila to. Pero eto, Avalanche. Oh, wala lang, wala lang. Nakuha lang. So that's the Roshan going, binigay going na to the side ng Arc Gaming. Seems like bawing-bawi yung Arc Gaming nito. Gusto na lang makaisang panalo sa tournament na to. Pero sa bottom lane natin, here comes yung troll natin, inanabo si Reggie Potato. Pares na sila ng item. Here comes the Battle Trance para mabilis siya. Pero here comes the Omnislash coming from Reggie Potato at mukhang delikado buhay ng ating troll dito. Plus the Frost Armor and the Sinister's Gaze and that's the Aegis falling down. Napapaligiran siya dito, kaibigan. Mukhang napapaligiran na ito. But nandito na ating Earth Spirit with the Rolling Boulder and the Silence. Pero here comes the two-man soul bind and the combo coming from Detonator. Ito yung mamamatay yung ating Earth Spirit and troll. Kung shadong maasim. Shadong siyang inasiman yun. Sumobra doon yung troll. Here comes the toss. Coming from Ben sa ating Dark Seer. Here comes the stun as well. Meron pa siyang Avalanche dito. Seems like mamamatay natin yung Dark Seer doon. So that's 3 kills going for the side ng Detonator. Yun naman ang malaking pagkakamali ng ating Arc. May masyadong hinabol ng troll.
Lumamatay yung ating dagger na... Nagpabawi pa kayo, bakit? Bakit? At ayan na nga, nauna na sa net ang ating Juggernaut dahil sa malaking kapabayaan na yun. So that's the side of Detonator trying to take the bottom racks, bottom tier 3 tower. At, ba't parang may langaw yung screen ko? Ewan, baka may langaw nga talaga, check mo na. Mukhang makukuha yan. Yeah, makukuha so na racks. The bottom lane of Pyrax will be destroyed by the side of Detonator. TP lang. Maybe oh, so TP spin, okay. So there you go, one small mistake just like that. Nakuha ng Detonator ang isang Barracks plus nawala yung Aegis ng Troll. Yung lead nila, sobrang saglit lang. Nawala agad. Parang nagalo. Pero ewan ko kung naisip ng Troll doon, dinire-diretso ng Troll eh. Paglusog yun. Kasi. Yun. Ganun kasi yung Battle Trance ngayon sa mga di nakakatanong. Pero ito na naman ang dazzle natin, delikado. Here comes the Silence, plus the Stroke of Fate, that would not hit. Tatlo yan. But here comes the Avalanche Toss coming from our Tiny, that would take the dazzle life away. Lalawan ng Arc Greedy. Oo nga, sobrang greedy nila. Yan na, nakuha na. Nasa kanila na ulit yung 1K gold lead. Nasa Detonator na. Yung 18 kills, hindi na nadagdagan sa loob ng 2 minutes. 22 kills na. Hindi mo masyadong pansin yung gold lead sa game na to. Eh. Kahit sabihin natin... Dikit. Na ano... Dikit na dikit. Hindi, kahit sabihin natin na gold lead ganyan lang. Parang sobrang lamang Detonator. Eh. In terms of teamfight, ganun. Masyadong maraming lockdown yung ating Detonator dito. Ang daming stun. At kasi iwas muna sila. Tutuloy pa kaya ng Detonator dito. So, Manta. So, this is the Manta style up for our Juggernaut. And yung Blink Dagger. So, Blink Dagger na rin ating S-Ben. Ben, we're going for his Echo Saber pero naiwan yung ano niya. Yung Ogaraxa dun. So, ito, this is Detonator pushing ilalaban. Tier 2 middle lane. At mukhang walang masasagot dito. Pero ito, Rolling Boulder coming from our Earth Spirit. Pero mabilis ang reaction time ni Raging Potato dito. Napag Blade Fury siya agad. So, ayun, masasayang ang konting skills ng ating Arc Gaming. Pero eto si Benhur. May narinig ako. Delikado buhay ni Benhur dito. Pati na pwesto niya. But here the Glimmer Cape. Wala silang detection. Pero dito. Matatalo niya ba to? Okay. So hindi. Pero eto si Raging Potato. Napakatapang na naman dito. Si sumusugod. With the Blade Fury. At mukhang. Pero here comes the 2-man soul find. And 2-man stun come from our damage. And 2 chain pros as well. At mukhang mapaganda rito. Para sa itong Detonator. Napakaraming chain pros na nagbabounce. At mukhang mamamatay dito. Sino ba? Sino ba ang mamamatay si Samage dito? At wala. At ito nga yung Earth Spirit natin. Mukhang mamamatay na dito with the help of the right clicks. One more right click. Hindi ang kunot. Pero yung Raging Potato, napatay niya na nga yung ating Earth Spirit. Triple kill. Plus yung dazzle natin, namatay dito. With the help of the Omni Slash kay Raging Potato. Earth Spirit doon sa bakbakan na yun. Pero ito, here comes the buyback coming from our Earth Spirit at dahil doon napaback ang side ng Detonator. Pati here comes the Rolling Boulder once again. Nagtatry siya mag-abol dito at wala siyang makikita. Wala na rin siyang bato. Pero here comes the TP coming from our Nature's Prophet. Delikado si Fly solo dito pero there's the 4 stop to help him plus the silence. At mamapatay pa ba sila dito with the vacuum at mukhang patay na dito si Fly solo. Pero may abutan pa ba dito? Here comes the Rolling Boulder once again. Pero wala na naman detection. Asan ba to? O ano, trip mo? Pero nagdala na yung Nature's Prophet. Nagdala na yung Nature's Prophet ng Dust. Mm. Kasi kanina, dun sila naboset kay Tiny. Hindi para sa Dire, I want to see ito, Crimson Guard. Crimson Guard is really good. Kasi nga dun sa Omni Slash, damage ni S-Ven, damage ni Tiny. Really good. Pero ito si Tiny natin dito, nakita ng Earth Spirit at ng NP. Pero palaban to si Tiny. Dalawa lang kayo dyan, dalawang support lang kayo, lumalaban kayo. But here comes the silence. Nagkukunik sa ating NP. Seems like mamamatay ang NP natin. Ganun dive back lang. Na siya noon, nag-dive back. Bukang wrong number na hanap nyo doon, tropa. Kamali ng hinahanap. Kami yung pwede mahanap, yung bato pa. Nagkakamali ng hinahanap. Ayan, 5K gold lead na sa side ng ating Detonator. At top leading na sa net ang ating Juggernaut. Sinusundan ng ating Troll. 2K gold lead sa Juggernaut. Ginawa na ng Juggernaut ang plus 10 armor sa level 20 talent 3. So, he's going for a butterfly. Yes, lakas ka rin Patatas. You know, kito mo mapansin mo kanina, number 1 yung Troll. At ngayon, si Patatas, Battle Fury, Manta style, is going for a butterfly na already in 24 minutes. Experience ng tatlong TI player yan, Idol, Bimbo, RR, Sam, H. Yes, they are TI players. Yeah, may nag-send ng stars. Thank you kay Jomari Barina. Salamat sa iyo. Eh,
Pero mapapansin mo yung troll natin, magpabuo siya na Satanic. Actually, Satanic, napangin ko lang na sasabi ito eh. Satanic is really good sa ating troll kasi nga yung sa status resistance ng Satanic eh. Para mapipindot niya pa rin itong battle trance niya. Tapos may plus, sa 25 pa, may battle, ano, may dispel. Strong dispel na yon. Sa pagpindot mo lang ba yun ng ano? Ng pero trance? Ito, nabot na naman dito yung ating NPM. Nabot siya ni Ben Hur. Mukhang may wards dun kanina, kaya nakita siya. Pero here comes the rolling boulder coming from our Earth Spirit that would not hit onto anyone. Nagkakantan chance sila dito. And here comes the boulder smash. Natatamalan si Raging Patatas. Pero gusto lang ata bumili ng butterfly pero ito eh. Pero ito yung tiny natin. Nagmamadali. Meron siyang case at mukhang matatama ng avalanche ang ating Earth Spirit. And it seems like Earth Spirit will fall sa ating tiny. Pero here comes the two hero Soulbind. Inabot rin ang troll. And the two hero Chain Frost. Paso Sinister's case. Wala siyang BKB, wala pa lang BKB tropa. Ano nagagawin mo sa buhay mo? Nabaliwan na. Tapos ka na. Tapos na ang story ng pagdodota mo. Ayun na. He will fall down. Pawaw. Ayun na nga. So, directed by na ba yun? Directed by? Direct, oh, yun na. Tapos na. Yun na ending directed eh. By. So, troll has no buyback. Ayun na. He will have his buyback in around 5 seconds. Birthday ko po ngayon, Pops. Pabate. Happy birthday sa'yo, Jomari Barina. Happy birthday, Jomari. Dahil birthday mo kayo, like mo yung page ko. Ayun oh, G. Like mo na rin yung kay Seiya. Yun. So that's a butterfly up for our Juggernaut and seems like they will try to push the mid lane tower. Magbabay ba kaya yan? Got check as well. But here comes a Tiny with the toss back sa ating Dazzle and seems like Dazzle will fall just like that. Meron pang buyback siya. Mamamatay na ang Dazzle natin with the Omnislash but she has his buyback. Pero may buyback rin ng troll natin. Yan na nga sinasabi natin. May buyback ng troll. Pero may wall dito. Pero hindi nila pinapansin yung wall of replica because of the healing ward. Mega kill for Raging Potato. Gusto talaga nila yung Tore. So that's the 45. Pero hindi, back muna, 45. Back muna. So I guess that's worth na siguro, sabi nila. Tutuloy pa ba nila to? Seems like it, pero wala nang omnisense dito. Here comes the rolling boulder coming from our Earth Spirit that would hit onto one single person. But here comes the Soulbind once again. And the double toss. Here comes the vacuum out to four heroes. Pero ito, stun coming from Samage and the Chain Frost. May abutin pa dito at mukhang wala na. Delikado na buhay dito ng side ng Fly Solo. Abutin siya dito. Boulder Smash. Nagtatago. Frost Armor just to help him. At ayun, pinapatagal niya ng buhay niya dito. Yan, namatay nga ang side ng ating detonator, si Leech at si Sven. Shoutout sa'yo, Ruben Domanico. Shoutout na sa'yo, Lucero J. Amazing. Party time mamaya, Idol G. O sige, party time mamaya. Message yun lang ako sa page ko. Nandiyan lang yan. Pero ito, with the rolling boulder, makikita niya si Raging Potato. Tatama niya ba? Yes, he will hit him, but mabilis ang reaction ni Raging Potato. Blade Fury, na-activate agad. Pero yung bottom barracks, nabasag, ha? Uy. Si Ben Hur, ano nakakiling spray. Si Nature's Prophet lagi target. Here comes the juggernaut. Napakasabi na. Puro pa sinabot ng ating Earth Spirit. Mukhang mamatay si Earth Spirit dito. But here comes the grave coming from our Dazzle at mukhang double damage. Mabubuhay pa ba dito? Here comes the mech and the heals. Ating Earth Spirit seems like and here comes the stun coming from our spin at the critical sa ating Earth Spirit. Mamatay. Here comes ating troll with the DD rune. Nagbabattle trance na naman. Nasira na naman ulo. Nasira na naman mouse niya. But here comes the shallow grave from our Dazzle. Nasisira mouse ng ating troll. Namatay na naman ang troll. Na. Wala nang yes. Buyback ang ating troll. That's a buyback sa ating troll. 3, tatlo na matay aside ng ating arc. 33 to 22. 11k gold lead. Mukhang babasagin na nila itong mid lane. Ayan na nga. Last yung buyback ng troll eh. Posible na lang tuloy-tuloy ito. Dire-diretsoy na nila itong mid lane. Possible. Tatlo ang didepensa. Mabubuhay na rin ang isa. Walang troll, walang buyback rin. Pero kompleto ang kanilang mga ulti. Oo, pero I doubt madip nila to kasi meron pang healing ward. Eh. Kailangan nilang mapasag healing ward. Plus, masakit kasi damage na rin nila eh. Pero wala silang damage na output, meron ng backer, may bloods. Pati top lane na ata. So that's the middle lane barracks, makukuha ng side ng detonator. Comes a rolling boulder. Tattooed it on the Raging Potato once again. But here comes the Soulbind once again. The avalanche coming from Benur and the Inkswell. Pero yun, wala nangyari. But here comes the double chain frost. But here comes the four-man vacuum wall. Would not do anything. Pero wala na. That's four heroes going down para sa side ng Arc Gaming. And the GG has been called. So that's 2-0 para sa side ng Detonator. Wala pa rin panalo yung Arc natin. Saturn Bone. At ayun, mukala namin mananalo ni Arc kanina kasi nakapalit na sila. Sayang. Pero yung troll natin, nasisira yung mouse. Nag-choke ang ating Arc.